Consideration of plans for purchasing Philippine submarines in between Russia and the U.S. Manila, Philippines. The Philippines seems trapped between the United States and Russia over the Duterte administration's plan to buy large-ticket military equipment, including submarines, from Moscow. On their respective social media accounts, the U.S. and Russian embassies in Manila have reaffirmed their partnerships and a strong commitment to work with the Philippines. "When we celebrate a special partnership between our two countries, I want to greet all your friendship and generosity," U.S. Ambassador Sung Kim said in a video message released Friday. "It's been a year and a half in my tenure. I am still excited and grateful as the U.S. ambassador in this extraordinary country. This is a very good relationship for both countries. Friends, partners, allies are forever," he added. Meanwhile, the Russian embassy commented on alleged interference from unknown parties over a partnership that strengthened Russia and the Philippines. "Hopefully no one will interfere," the embassy tweeted in reaction to the Star article about the planned port of the Philippine Navy ship in Moscow. In another tweet, the Russian embassy condemned what was dubbed unfair competition and extortion aimed at the Philippines for discussions about military cooperation between the two countries. "Let's be honest. The latest speculation to disrupt Russian-Philippine military and technical cooperation is unfair competition before negotiating a set at Forum Army 2018 in Russia," he said. While no party was identified in the tweet, the message appeared to be aimed at the U.S. government, which had previously warned the Philippines of the implications of continuing to purchase military equipment from Russia. While in Manila this week, U.S. Assistant Secretary of Defense for Asia and Pacific Security, Randall Shriver, told reporters that the agreement between Manila and Moscow would be unhealthy for U.S.-Philippines relations. "I think they have to think carefully about that," he said. "If they will continue to procure the main Russian equipment, I don't think that is a very helpful thing to do in the alliance." President Duterte and the Russian government criticized Shriver for his statement. Moscow, meanwhile, said Shriver must refrain from making such comments. "We do not remember when Mr. Randall Shriver was hired as an advisor to the Philippine government. However, defense cooperation between Russia and the Philippines was a matter of bilateral relations and did not involve third countries in any way," said the Russian government. Said in a statement issued by the embassy, "We believe that it meets the strategic interests of the Philippine state and will definitely contribute to regional peace and stability," he said. Defense spokesman Arsenio Ando Long said the Philippine government bought military equipment from any country that would be useful and beneficial to the Armed Forces of the Philippines, AFP. While submarine acquisition from Russia for the Philippines is still under investigation and there is no final at this point, "We emphasize that the Defense Department will buy the most favorable equipment for AFP through the AFP Modernization Program," he said. On the other hand, a big blogger defender said relations between the U.S. and the Philippines would remain strong despite planning to buy military hardware from third parties. "Max Defense shows that America has no choice but to accept the fact that they have not helped much in modernizing the Philippine military because their Congress is known for blocking military sales, even to allies. Once the Russian submarine is with the Philippines, the U.S. has no choice to accept the reality," Max Defense said. Those who opposed the procurement of submarines from Russia pointed out that operating systems of the Eastern Military Bloc are not compatible with the Philippine military, a NATO bloc user. An official said if the Philippine government proceeds to buy Kilo-class submarines from Russia, it also needs to spend billions to reconfigure the operating systems of the Philippine Navy, PN.
as well as that of the Philippine Air Force, PAF. This will have a direct impact in our ongoing efforts to establish an efficient interconnectivity systems between all operating units of the three major services. A Kilo-class submarine cannot communicate with its surface counterparts in the Navy because of systems incompatibility, one officer stressed. Those in favor said the Navy can always install an independent communication systems on the two submarines, pointing out that no other countries in the Western Bloc can match the soft loan being offered by Russia to bankroll the defense submarine acquisition project. Interconnectivity, that can be fixed. What is important here is we must have that submarine first, rather than getting none. Anyway, our military, for now, is not yet fully integrated in terms of real-time interconnectivity, another official said. Read more at Philstar. Pagsasaalang-alang ng mga plano para sa pagbili ng Philippine Submarines sa pagitan ng Russia at ng US Manila. Philippines mukhang nakulong ang Pilipinas sa pagitan ng Estados Unidos at Russia sa plano ng administrasyon ni Duterte na bumili ng mga kagamitan sa militar na malaking tiket. Kabilang ang mga submarino mula sa Moscow sa kani-kanilang mga account sa social media. Ang mga embahada ng US at Ruso sa Maynila ay nagpatibay ng kanilang mga pakikipagsosyo at isang malakas na pangakong makikipagtulungan sa Pilipinas. Kapag ipinagdiriwang natin ang isang espesyal na pakikipagtulungan sa pagitan ng ating dalawang bansa, nais kong batiin ang lahat ng iyong pagkakaibigan at kabutihang loob, sabi ni US Ambassador Song Kim sa isang video message na inilabas noong Biyernes. Ito ay isang taon at isang kalahati sa aking panunungkulan. Ako ay nasasabik at nagpapasalamat bilang ambassador ng US sa pambihirang bansa na ito. Ito ay isang napakahusay na relasyon para sa parehong bansa, mga kaibigan, kasosyo, mga kaalyado ay magpakailanman, dagdag pa niya, samantala. Nagkomento ang embahada ng Russia tungkol sa di umano'y panghihimasok sa mga hindi kilalang partido sa isang pakikipagsosyo na nagpalakas ng Russia at Pilipinas. Sana walang sino man ng makagambale, ang tweetong sa reaksyon sa artikulo ng Star tungkol sa nakaplanong port ng barkong Philippine Navy sa Moscow, sa isa pang tweet. Kinundina ng embahada ng Russia ang tinatawag na hindi patas na kompetisyon at pangingikil na naglalayong sa Pilipinas para sa mga talakayan tungkol sa pakikipagtulungan ng militar sa pagitan ng dalawang bansa. Tayo'y maging tapat. Ang pinakabagong haka-haka upang sirain ang pakikipagtulungan ng militar at teknikal na Russian-Philippine ay di makatarungang kompetisyon bago makipagnegosasyon sa AMINS at Sign Forum Army 2018 sa Russia, sabi niya. Habang walang nakikilala sa tweet, ang mensahe ay lumilitaw na nilayon sa gobyernong US. Na dati ay nagbabala sa Pilipinas ng mga implikasyon ng patuloy na pagbili ng mga kagamitan sa militar mula sa Russia, habang nasa Maynila ngayong linggo. Sinabi ng US Assistant Secretary of Defense para sa Asia at Pasipiko sa Seguridad, Randall Shriver, na ang kasunduan sa pagitan ng Maynila at Moscow ay hindi masama para sa relasyon ng US-Pilipinas. Sa palagay ko, dapat nilang isiping mabuti ang bagay na iyon. Ang sabi niya, kung sila ay magpapatuloy na kunin ang pangunahing kagamitan sa Russia. Sa palagay ko ay hindi ito isang napakahalagang bagay na gagawin sa alyansa. Si Pangulong Duterte at ang pamahalaang Ruso ay pinuna ang Shriver para sa kanyang pahayag, samantala.
sinabi ni Moscow na dapat iwasan ni Shriver na gumawa ng ganitong mga komento. Hindi namin natatandaan kung si Mr. Randall Shriver ay inupahan bilang tagapayo sa gobyerno ng Pilipinas. Gayunpaman, ang pagtatanggol sa kooperasyon sa pagitan ng Russia at Pilipinas ay isang usapin ng bilateral relations at hindi kasangkot sa mga third country sa anumang paraan, sabi ng pamahalaan ng Russia. Sinabi sa isang pahayag na ibinigay ng embahada, "Naniniwala kami na nakakatugon ito sa estratehikong interes ng Estado ng Pilipinas at iyak na makakatulong sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon," sabi niya. Sinabi ng tagapagsalita ng pagtatanggol na si Arsenio Andelong na ang gobyerno ng Pilipinas ay bumili ng mga kagamitan sa militar mula sa anumang bansa na magiging kapakipakinabang at kapakipakinabang sa Armed Forces of the Philippines, AFP, habang nasa ilalim ng pagsisiyasat ang submarine acquisition mula sa Russia sa Pilipinas at walang pangwakas sa puntong ito. "Binibigyan din namin na ang kagawaran ng depensa ay bibili ng pinakapopular na kagamitan para sa AFP sa pamamagitan ng programang modernization ng AFP, aniya, sa kabilang banda." Ang isang malaking blogger defender ay nagsabi na ang relasyon sa pagitan ng US at Pilipinas ay mananatiling malakas sa kabila ng pagpaplano upang bumili ng hardware ng militar mula sa mga ikatlong partido. Ipinapakita ng Max Defense na walang pagpipilian ang Amerika, ngunit tanggapin ang katotohanan na hindi sila nakatulong sa pagpapabago sa militar ng Pilipinas dahil kilala ang kanilang kongreso sa pagharang sa mga benta ng militar kahit sa mga aliado. "Kapag ang submarino ng Russia ay nasa Pilipinas, walang pagpipilian ang US na tanggapin ang katotohanan," sabi ni Max Defense. Ang mga sumasalungat sa pagkuha ng mga submarine mula sa Russia ay nagpapahiwatig na ang mga operating system ng silangang bloc ng militar ay hindi katugma sa militar ng Pilipinas. Isang gumagamit ng NATO bloc, sinabi ng isang opisyal na kung ang gobyerno ng Pilipinas ay bibili ng kilo-class submarines mula sa Russia, kailangan din nito ang paggastos ng bilyon-bilyon upang i-reconfigure ang mga operating system ng Philippine Navy, PN, gayon din ng Philippine Air Force, PAF. "Ito ay magkakaroon ng direktang epekto sa aming patuloy na pagsisikap na magtatag ng isang mahusay na mga sistema ng pagkakabit sa pagitan ng lahat ng mga unit ng operating ng tatlong pangunahing serbisyo." Ang isang submarine ng kilo-class ay hindi maaaring makipag-ugnayan sa mga katapat sa ibabaw nito sa Navy dahil sa mga sistema ng hindi pagkakatugma, ang isang opisyal ng stressed. Ang mga pabor ay nagsabi na ang Navy ay maaaring laging mag-install ng isang malayang sistema ng komunikasyon sa dalawang submarine, na itinuturo na walang iba pang mga bansa sa Western Bloc ang maaaring tumugma sa malambot na pautang na inaalok ng Russia upang i-bankroll ang pagtatanggol submarine project, interconnectivity, na maaaring maayos. "Ano ang mahalaga dito ay kailangan muna natin ang pangingisda na ito. Sa halip na wala, anyway, ang aming militar, sa ngayon, ay hindi pa ganap na isinama sa mga tantunan ng real-time interconnectivity," sabi ng isa pang opisyal. Magbasa pa sa PhilStar. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.